Hello everyone. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating pong project ngayon ay kung paano mag-crafting ng adenium o yung tawag nila kalatsutsi o yung eastern rose. Kukuha ako sa ibang variety o ibang klase ng bulaklak. Ilalagay po natin dito po sa maganda na puno ng normal, regular na adenium. Yung pong mga bulaklak niya ay hindi magaganda. Ang igagraph natin ay yung pong doble na klase ng bulaklak. Mamaya po ay magkikita po natin. Ang una po, unang pong paraan ay kung paano mag-graph sa iba, sa ibang isa-isang paraan na yung pong pinakasanga niya ay bibiyakin po natin. Pero una sa lahat, kailangan bago mo i-cut, i-disinfect natin yung ito pong blade na gamitin po natin. Okay. Ingat lang po kasi matalim din po ito. Hindi ko ginamit yung mga gloves ko kasi pagka naglagay na po ako ng mga material po niya, hindi po siya naka-fix pagka naka-gloves po ako. Kaya una po ay i-cut natin yung branch po niya. Ito. Straight ang cut. Yan. And then, pagka na-cut na po ito, straight po yun, yung pong pinakagitna po niya ay biyakin po natin. Yan. So, yun po ang situation. Tapos, kukuha ko doon sa gusto ko na igagrab. Ito. Bawa po ito. Yan, ito po yung magandang klase ng adenium. At ang ganda po ng kulay ng bulak-bulak po niya. Mamaya magiging ito. Ito po yan. Tapos, tulisan po yun. At ilagay po doon sa gitna nung biniyak ko kanina ng branch. Ito. Ganun po yun. At ngayon, gagamitin ko yung Teflon. Ito ay ginagamit na panglagay doon sa water pipe. Maganda po ito. Okay, ganun po. Kailangan mahigpit lang para sa ganun eh magkunin. Kailangan tanggalin yung mga dahon niya. Kailangan
kailangan ko dito ngayon yung plastic para balutin. Para sa ganun ay nakabalot po siya. Wait a minute! Have coronavirus? Ito ay proteksyon para hindi madaling matuyo yung branch na naigraft. Yun, ito po yung unang klase ng grafting procedure. At ang resulta po nito, kung inyo pong pansinin, ay ito. Nagawa ko na ito at nai-graft ko ito. Namumulaklak na po siya. Kung i-focus natin yung pinakapuno niya, tignan po ninyo, ito po yung klase na nabiyak yung gitna ito. At ito po ay normal na klase ng kalatsutsi o adenium. Pero ito pong branch na ito na naigraw, ang ganda po yung ulaklak. Okay. So, yun po. Napakadaling po yung procedure po na yun. Pagka napansin mo na ito po ay lumalabas na yung pinaka bagong shoots niya. Yung sanga niya. Ito. Ito po ay kailangan tanggalin muna po yung plastic na naibalot pagka lumalabas na. Tingnan po ninyo, ito ay ito po yung naigrap na, and then nai-ready ko na, naalis na rin po yung plastic po niya. Ngayon tumutubo na po siya at sigurado yan, mamumulaklak na po ng napakagandang plastic. Okay. Yeah. At yung isang klase ay ito naman. Gagawa ko dito po sa part din po na ito, yung tabi po niya. Kaya una po ay ikakat ko ito. Ayan. Ito yung sangan niya. Ikakat ko ito. Okay. Ikakat ko ito. Tapos doon sa mga naputol na ganito, kukuha ako ng mga 1 inch. Ganun lang po yon. At 1 inch yung kukunin ko, and then ilagay lang po sa ibabaw. Ganun. Then, from there, ito po sa part na ito, ay, kumbaga, kalagay po yan, takpan lang po yan. And then, I need a rubber band. Tapos, yan. Kailangan mahigpit na mahigpit. So, kailangan hilahin po yun. Mahila po ito. Hilahin. Para didikit masyado. Talagang didikit siya. Okay. At walang pagitan. Yan. Talagang sure na nakadikit po yan. Okay. At pagka mapansin mo na mayroon na pong lalabas ng mga bagong sanga dito po sa naigraft, ay be sure na tanggalin mo yung plastic, kasi pagka hindi mo tanggalin, mamamatay din po siya.
kaya kailangan ay inoobserbahan mo din. Usually, mga 2 weeks, mayroon ka na mapapansin na lalabas at ibig sabihin, buhay na po ito. Kaya yun, tanggalin mo na po yung plastic po niya. Ito po yung pong resulta. Pasinin ninyo, ito po ay nakadikit lang sa ibabaw. Wala po siyang biyak, kagaya kanina. At ito po ay buhay na sila. Yan. Ibang sanga ito mula doon sa magaganda ng mga klase ng mga okay. At ang isang sample ko dito ay ito. Yeah. Ito malaki na ito. Ito po ay ito po yung sanga na nakadikit po lang, nakadikit lang ng ibabaw lang. At ibang variety po yan. Kaya namatay na po yung magandang bulaklak niya. Pero ang kasalukuyan na itsura po niya ay ito. Ito po yung pong bulaklak po noon. At nakadikit lang din po ito. Pagkapansin po niyo. So, yun lang po yung napaka very easy na paraan ng paggraft. I hope na step by step na sundan po ninyo. At kung halimbawang mayroon kayong tanong ay pwede nyo akong tawagan dito po sa aking channel. Okay, at I hope doon po sa lahat ng mga interesado at napakarami diyan ang gustong gusto po na magtanim ng adinyo. Okay, salamat po at nawa po ay gabayan po tayo sa ating mga project. Thank you.